Tatlong teachers is to one precinct ang ratio. Ngayon, 3 teachers is to 1 cluster. And 1 cluster is equal to 5 precincts. In short, kulang sa manpower. Hindi lang naman sa bilangan ginagamit ang mga teachers, pati sa pag-verify ng identity ng ating mga bumoboto. So talagang humahaba po ang proseso. Ikaw, 4D, kayo, nakaboto na kayo ni Dr. Nene, pero yun din na na-experience mo. Gaano katagal, 4D, bago ako nakaboto? Kwento ko lang, sa Pasig ako bumoto, no? I was the 15th voter. 15th? 15th, 1-5. Ang aga. Anong oras ka nandun? 6:30. Okay. Anyway, it took me 30 minutes para ma-process. So kahit sa rate na yon mabagal kasi lumalabas mga 30 voters lang ang mapoprocess within an hour. By the way, hindi lang itong halala na to, itong actual na nakita itong problem na to. Gusto ko ring reiterate, yung problema na yan, na-raise na namin ilang ulit na during the mock elections, doon sa ginawa sa Senate, doon sa isang stasyon, sa UNTV, nagkaroon sila ng simulation. At pare-pareho yung problem. Yung sinulat nung ka-Facebook mo dyan? Si Sharon. Papaya. Si Sharon. Tama. Mm-hmm. Tama yung sinasabi niya. And that was one of the reasons kung bakit sinasabi natin nagkakaroon ng problema dun sa system. Mm-hmm. Hindi lamang dun sa computerization. Which is another issue pa yan. Ano? Mm-hmm. Kaya talagang napakahalaga na tignan natin itong problem na to na kailangan, well, in fairness naman, in certain areas, nasagot yan. I believe in San Juan, na-solve yung problem na yan. Naglagay sila ng 5 teams of BEIs per clustered precinct. Di okay yon. Pero dun sa amin, iisang clustered precinct, iisang BEI. So talagang yun yung bottleneck. Kaya hindi talaga na-address ng problema. Yung sinasabi ngayon ng COMELEC that they will be extending the voting for an hour. Do you think that would be enough? I doubt it. Hindi magiging sufficient yung isang oras na yan. Palliative yan na hindi talaga masasagot yung basic problem na sana naayos nila through a change in the system. Okay, nag-extend ng one hour. Ito po, isa po sa atin na dito sa ating Facebook, si Julius Mojica, tinatanong niya, dapat po bang ihinto ang botohan dahil break time? Dito po sa aming barangay, inihinto dahil break, mamaya pa raw pong 1 PM sila ulit magbubukas. Although wala po siyang nilagay na saan kayang barangay ito, siguro Julius, maganda dyan ay ilagay or i-post mo ulit dito sa aming Facebook, dito sa journalismo. Yun po ba ay may break pa talaga hindi, dapat? Hindi, kasi nakakaawa din naman yung mga teachers, ano? Ang hindi ko lang masyadong maintindihan sa amin, Cheryl, hindi ko makita kung sino yung watcher, kung sino yung BEI, kasi wala silang mga ID eh. So, hindi mo alam kung sino yung sa partido doon o kung sino talaga yung from COMELEC. Hindi mo talaga ma-identify. Mm-hmm. Ang iniisip ko lang, of course, dapat hindi sila nagbe-break. Kaya lang nakakaawa talaga yung mga guro. Sa hirap, sa init, wala. Tsaka kasi, halimbawa, yung wala talagang sistema. Halimbawa, di kukuha ka ng balota, no? Mm-hmm. Bibigay sa'yo, kukunin mo yung pangalan mo, pipirma ka. Pagkaboto mo, yung isang listahang uling yon babalikan nila. Pero in the meantime, ginagamit din yung listahan para mabigyan ng balota yung mga bagong botante. So, iisa yung listahan, papalit-palit. Yes. Kaya matagal. Because if you're in the same page nung taong yon, hintayin mo muna. Maghihintay ka muna. Tapos ibabalik na right, naman. Right, tama. Napakarami nga pong aberya at maiinit na po ang ulo ng ating mga botante. Pero tutuloy-tuloy po natin yung ating discussion. Samantala, puntahan muna po natin si Paolo. Paolo? Yes, Cheryl, siyempre, sa nakalang mga araw, marami tayong mga nakalap ng mga impormasyon dun sa iba't ibang mga survey at dun rin sa partner natin na StratBase. At maraming katangian ng kandidato ang tinitingnan ng ating mga botante. Siyempre, sa pagpili nila kung sino nga ba ang gusto nilang mahalal o malagay sa posisyon. At sa darating ng mga oras, may kita po natin ang iba't ibang mga graphics para po maliwanagan tayo kung ano nga ba ang hinahanap ng tao. Halimbawa, base sa Pulse Asia Survey nitong Pebrero, may 5 batayan na bukod tanging hinahanap nila sa isang pangulo. Tingnan po natin. Nangunguna dyan ang tinatawag na not corrupt at 26%, cares for the poor, 22%. Ito yung tinatawag na pro-poor. Susunod, can do something, is doing something, or will do something. Ito yung sinasabi natin na may kakayahan ba? May kakayahan ba na may gawing tunay na pagbabago at maging malinaw at maging konkreto nga itong pagbabago na to. Susunod yan, ang pang-apat, helps or helping others. At ang pang-5 naman ay yung sinasabing, ayan, ilabas natin, good person. Mabuti ba siyang tao? Maalala natin, no, itong not corrupt, no,
Ito yung pinaka-recent na survey. Pero bago yan, nagkaroon ng isa pang survey. Yung Not Corrupt was actually number 2. At yung Pro-Poor number 1. At ito yung sinasabi ng ating mga gumagawa ng survey o yung mga analysts natin. Ang dahilan kung bakit mataas si Villar nung bandang November-December kasi ang hinahanap po ng tao noon ay cares for the poor o yung pagiging pro-poor. Nung naging Not Corrupt, doon pa sumabog yung issue tungkol sa C5 controversy at kung kaya't bumaba daw ang rating ni Villar dahil ang hinahanap na ng taong bayan ay yung Not Corrupt. So patunay ito na habang papalapit na ng eleksyon, maaring magbago ang hinahanap ng ating mga kababayan doon sa mga magiging leader nila. Balik tayo sa ating diskusyon. So ayan, ganyan mamili tayo. So ang nanguna ngayon, ayaw na natin ng corrupt. Ito po ba, Dr. Nene, nakita ba talaga ito ng mga botante sa bawat mga kandidato na natin na sa pagkakakilala nila sa mga kandidato, ay talaga ito hindi corrupt? Palagay ko sa presidente, nakita yan. Mm-hmm. Kasi nakatutok tayo doon sa mga eksperyensya at saka mga transaksyon ng mga presidente. Mm-hmm. Ang nakakalungkot, hindi yan nakita sa vice president, sa mga senador at saka sa mga pamahalaang lokal. Mm-hmm. So, palagay ko kasi yung hindi corrupt, kailangan noon napakaraming informasyon ng mga mamamayan. Ano ba yung mga transaksyon na hindi niya ginawa ng maayos? So, I think yung nga kulang na kulang ng informasyon yung mga mamamayan. At kasi pag ganito pong presidential election, talagang ang focus po natin, mga kapatid, ay yung sa presidente. At ganoon na rin sa vice-presidente. Pero sabi nyo nga, Dr. Nene, yung mga senador, sa dami niya nakilala ba natin silang mabuti? Yung inyo pong mga kongresista, mga second termer, third, or nagpahinga ng isang term, babalik, yung inyong mga mayor. Yan po ba ay nakita nyo? Kaya maganda meron kayo. Mamaya pag-usapan po natin yung scorecard dahil malaking bagay po ito na makakatulong sa inyo. Hindi lamang po ito para sa inyong presidente, pati doon sa mamamahala sa inyong lokal na areas. Yung mga mayor, yung mga vice mayor, yan, napakahalaga po yung mga role na yan dahil sila yung mga tinatawag ng mga little presidents kasi sila talaga yung direktang nakaka-apekto doon sa buhay natin, doon sa mismong syudad kung nasaan tayo. At syempre magbabalik po ang Pagbabago 2010 ng special election coverage ng TV5. Diyan lang po kayo.